Tsaka kaya ito ha, sabi ni Nisha Bisno, kitang-kita ng mga kabasusan ni Idol, pinagtatanggol pa rin ng mga Tool Fanatics. Yes! Why is that? Bakit ganon? Kaya nga something's really very wrong. Sa mga utak nito mga Tool Fanatics, nakikita nyo nang may mali. Balutot na, tinutuloy nyo pa rin. Yung ito may simple question. Nasa digmaan, ang sundalo, i-interviewin mo ba? Siyempre, hindi na. Kasi lumalaban, nakikipagpatayin sa kalaban ng bayan. Mali ba yun? Sinabi na nga sundalo, di ba? So, mamaya na lang kasi nasa feed na bad battlefield ako. Ayun. Kasi dapat ang usapan. Hello. Panoorin natin siya. Duwag ka. Anlog, duwag ka. May gulay. Kapo ko ba siya bro, James? Eh, respeto niyo yung sundalo kasi pinagtatanggol niya yung Pilipinas. Labas ang mga terorista. Ayun, mga tulpo natin sila dyan. Mali ba yun? Mali ba yun? Galit na galit siya ba? Parang galit na galit siya ni Salon. Mali ba nga sabi ni mamaya na sir ka din nasa battlefield ako. Tama ba ginawa ni Rami niyo? Duwag ka. Nakikipagpataya si yun sundalo sa mga terorista. Interview mo dahil nagsumbong sa'yo yung girlfriend. Na umatong sa daw sa kasal yung sundalo. Yeah. Panorin natin guys yung verbal diary ni Madam Alon. Kahit ano, wala karapatan na pilit na isang tao kung alam. At hindi ikaw rapi mo nyo ang tamang takbuhan na makababaihan na tinalikuran. Dahil iyang babae at tinalikuran mo, my God. Huwag kami rapi. Huwag kami. May gulay. Sabi ni Kyle, if money speaks, grabe naman yan, Kyle. Grabe naman yan. Tuloy natin. Una-una, tinawag ni Rami kung bold na duwag si Kanlo. Totoo yun. Papapanood naman ninyo eh. Ayun. Pari, napaka-casual, no? Unang-una, tinawag ni SIT si Kanlo ng duwag. Yes, totoo yun. Napanood yun. Napaka-casual. Ito sinasabi ko eh. Something's really mali yan. Pero pinangangatwiranan nyo pa rin para maging tama. Baluktot yan, pero itinutuwid nyo pa rin, maitawid nyo lang si Rafi Monyo. Tama ba? Mamaya natin bigyan ng reaction to guys. Ang isang sundalo habang nakikipagpatayan. Habang pinagtatago ng bayad sa mga terorista. My gosh. Hindi pwedeng mag-isip? Hindi may igalang nyo yung trabaho ng tao? Yeah, sir. Nasa battlefield po kasi ako. Mamaya na, sir. Gagamitin na utak. Sabi ni Beferson, si Carlog na tinawag niya mamas boy. Hindi naman mamas boy. Sabi ni IT mismo, di daw siya babayero, pero ang dami naging babae. Dami niyang kasal eh. Oo, oh, yan ang hipokrito. Halos ganyan ang hipokrito. Di ba sinasabi ang hipokrito sa attorney Libayan? Paano naging hipokrito? Ang hipokrito ayan, basta ayun yung sabi ni Beferson. Hindi mo sa Miss A, bracket turbo love namin yan si Miss A. Nakaloka tuloy ah. Wait. Halimbawa lang ako. Okay. Ako na mismo. Okay, ano yun? Nakaaway ako ng isang sundalo. Okay. At yung sundalo na yun, tinawag kong duwag. Ayan ah, ulitin natin ah. Sabi ni baby ah, sabi ni baby ko, halimbawa daw, meron siyang nakaaway na sundalo. Tapos tinawag niya ng duwag. Okay, tuloy natin. Sundalong tinawag kong duwag, ayan. Kapitan sa bundok, ah. At namatay. Hypothetical lang ito ah. At namatay yung sundalo. Hindi ako galing sa sundalo, guys ah. Hindi ako galing sa sundalo. Dahil kung hindi dahil sa sundalo eh, protection natin yung mamamayan, ano. So, halimbawa, may nakaaway ako sundalo, tinawag kong duwag at napalaban sa bundok at namatay. Kasalanan ko ba? Wait ha, sabi ni Miss Corazon ko, alam mo Miss A, yung pag-interview, may narinig na putukan sa background. Correct. Narinig pa sa background yung putukan ng mga baril. Anyway, so ito sabi ni Melo yan pa. Sabi ng baby ko, pag siya daw may nakaway na sundalo, tapos tinawag niyang duwag. Tapos daw nakipaglaban, nakipaggera sa mga kalaban ng bayan, tapos napatay, kasalanan daw ba niya? Alam mo, baby, yung totoo? Nabiyak ka na ng totoong sagot ha. Huwag kang mabibigla, okay? Mm. Kung ikaw ay may nakaaway na sundalo at tinawag mong duwag,
binaril kagad sa ulo niya. Mas mauna kang mamamatay dyan. Kaya bago siya pumunta sa bundok o kung saan man para makipaglaban sa mga terorista at bago siya mamatay doon, mauuna ka. Pagkabili ka, anong to? Wala kang respeto sa sundalo? Tatawagin mong duwag? Kundi binuta siyang ulo mo. Yung totoo. May gulag, mauuna ka. Yung totoo. Diba? Yung lang logic mo, Melo eh. Sundalo, tatawagin mo bang gano'n? Tama ba yan? Sabi ni Miss Kael, he has characteristic no, kasi, hello. Amor, lang natin si Miss Alona. Responsibilidad. Istorya kami, Melo. Istorya kami, Melo. Sabi ni Ano Acosta. Diba? Isipin mo. Sabi ng The First Story, yung pinagmamalaki niyang tatay niya na PC katumbas ng pulis ngayon, malamang kurap din yung kasi sabi niya lahat ng pulis sa babaero, di man lahat ay malamang kurap yan, sabi niya. Bakit sa government na itong daming abusado kapag kapangyarihan puro power? Kung si Melo lang, nabuntal agad. Diba? Okay. Sabi ni Papa Dumaylab, bye Alona. Okay, no problem. Galingan mo sa work mo, Papa Dumay. Thank you sa pagdalaw. Nagpapagamit sila, hindi sila kay ID para maging instant mayor. Grabe naman. Nakikiamot siya ng followers ni Bossy ni Idol pa eh. Grabe naman. Sabi ni no, Nimbus Cloud, babarili ni MB ang gas patas sa dalo pag sinabi niya. Correct, miss. Di ba? Kaya yung sabi siya MB eh, wag kang mabibigla. Pero, nakaay mo, sinabi mong buwan, mauna ka naman dyan. Bumutasan niya ng ulo mo. Sa mugang ulo mo dyan. Di ba? Sabi ni Calvary45, I'm a true fanatic and I'm here. I welcome natin si Calvary45. True fanatic daw siya and proud siya sa sabi. Proud siya na sinabing I'm a true fanatic and I'm here. Okay, welcome to the club, Caliber. So, tuloy natin si Rafi, si ano? Yung si baby natin. Hypothetical lang to, ah. Oh, hypothetical pa. Yung sundalo na yun. Hindi ako galing sa sundalo, guys, ah. Ang galing sa, kung hindi dahil sa sundalo, eh, protection natin yan mamamayan, ano? So, halimbawa, may nakaaway ako sundalo, tinawag ko duwag at napapalapan sa bundok at namatay. Kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba? Paano mo magiging kasalanan? Biglaan lang, guys, ah. Biglaan lang. Alam mo, yung lola talaga. Tinawag mong duwag yung sundalo, patay ka. Wala kang kasalanan. Pag namatay siya sa bakbaka sa bundok, ano magiging kasalanan mo doon? Diba, kung siya mapatay doon, uunahin ka niya. Diba? May gulay. At saka talaga bang dapat natin gawagin duwag ang mga sundalo? Tama ba yan? May gulay. Diba, sabi ni Nino. Nakampisa pa lang, ano, ang colleagues, na mag-watch party lang tayo. Sabi ni Miss Kahe, di man ka agad siya pag sinabihan niya na dukoy na pak. Batak sa takbuhan niyan, batak sa init ng araw. Ano pa naman ni Melo? Babad sa aircon. Aloka. Tuloy. Sagutin nga ninyo sa mga vlogger ni Libay, hindi lang sa mga vlogger ni Libay, pati doon sa mga troll. At yung mga sundalo na pumirma di umano. Kuno, sagutin ninyo ito. Pag may nakaaway ako na isa sa inyo at tinawag kong duwag, at namatay kayo sa bakbakan, kasalanan ko. Hindi! Yung logic mo wala. Baby, pag may nakaaway kang sundalo, lalo yung mga general na yan, tinawag yung duwag, patay ka na ngayon. Hindi no. Mo para lapastanganin ang sundalo. Ano yung ibig sabihin ng guys? Ano yung na-imply niya dun? Okay? Hindi mo parang para lapastanganin ang duwag. Hindi ko alam. Parang ganun-ganun na lang. Matay ang mga sundalo. Tapos nakaaway mo kaharap. Ewan ko kasabahan mo yung duwag. Bubutasin niya ng ulo mo. Hypothetical lang naman. Wala ka naman. Ah, okay. Hypothetical naman pala, guys. Tinawag mo duwag yung sinabi. Pagdama siya sa bundok, patay siya kasalanan mo. Anong logic doon? Paano maligay kasalanan? Diba? Tinutulad mo ba yung issue mo kay Rafi Monyo? Na tinawag niyang duwag si Canlog, tapos nakipagbarilan, namatay, kasalanan ni Rafi. Sino ba kasi ang nasabi na kasalanan ni Rafi yun? May nagsabi na. Sino ba? May mga basher, siyempre. Sino nagsabi yung mga... Sabi mo sa amin, para away kami.
O, sino daw? Ang dami sa comment section nun. Interpretation nyo. Naka-live ka din pala, Boss Dev. Sino naka-live Black Spider? Hindi. Naka-live ba si Bramelo? Correct yan, guys. Tama naman. Tama, mali. Naging chief executive natin si Duterte. Si Duterte ba tinawag, naduwag ng mga dilawan? Okay lang. Dadada. Sa China. So kung halimbawa, itong si Duterte nag-watch party lang naman tayo. Alam mo, Melo, no? Yung comparison mo kasi very, ano, very, very, very kabubuhan. Okay. Tinawag ng mga dilawan, assuming yung sinabi mo, tinawag ng mga dilawan, si Duterte, naduwag. Takot sa China, etc. Magkaba sila sa politika. Explain mo naman ganyan yung bardagulan. Pero sa kaso ni Rafi Monyo, hindi naman nakaaway itong si Canlog. Si Canlog ay sundalo na nanahimik na kakipagbakbakan sa bundok, sa mga terrorista, tatawagan mo para lang sabihin na duwag ka, dahil ayaw magpa-interview sa'yo, dahil nga nasa bakbakan siya, sabi niya mamaya na lang. Ang layo na kinumpir mo. Ang layo. Bakit ba tinawag na ganun? Sino dilawan na duwag si Duterte? Pagkano ba sa politika, ganyan talaga. Diba? Explain mo yan. Ano lang ko sa LST Alona kanina? Mga gago din pala ang moods doon. Kinahide ako. Live ka sa live ba? Kasi nandito yung shota mo. Ano ba sinabi mo? Totoo ba? Sorry, kasi mamaya na lang kasi nasa bakbaka kami. Tapos ang dami pang pumuputok na bantalikod. Naririnig natin. Vlog ka. So, ang sinasabi ni Madam yata, guys. Alay na ko pala sa mga baby. Ayan. So ang sinasabi yata ni Madam dito, guys, na in nasa ano siya, mismong operation yata, no? Kasi may naririnig daw siyang ano eh. Yung katulad ng pinaliwanag ko, kailan ko ba pinaliwanag 'yun? Kahapon yata, 'di ba? Na ipaliwanag na rin natin na nandoon siya sa location or area ng operation, pero wala siya mismo doon sa kung saan nagaganap yung palitan ng baril. Ay palitan ng putok ng mga baril, no? So nandun lang sila sa narrative talaga na at saka yung sabi niya kanina wala daw nagsasabi na dahil kaya Senator Rafael Tulfo o dahilan, isa sa dahilan kung bakit namatay, no? Si Senator Rapid si PFC Camlod nga dahil doon sa pagkakasabi, no? Parang ano ba tawag doon, na-distract, no, mentally itong si PFC Camlod at gustong ang lumalabas kasi, 'di ba? Marami naman sa comment section niya na parang gustong patunayan ni PFC Camlod yung katapangan niya kay Senator Rapid Tulfo. Diba? Na which is ang dating kay PFC Canlog parang sabihin na natin ayun na rin sa mga comment section, 'di ba? Kumakalat naman 'yan yung comment section na 'yon na parang ang dating sa kanya ay minamaliit niya. 'Yun naman kasi yung lumalabas din na naratibo sa iba, no? Especially do sa mga ayaw sa kanya. O galit kay, sabihin na natin, galit kay Senator Rapid Tulfo. Dahil senator lang siya. Ang layo kung parisan mo. Ang layo. Hindi ka ba pwedeng mag-example yung malapit? Yung hawig. Grabe. Sabi ko lang, mas bastos sila kay SRT kasi minumura nila si SRT. Totoo naman, boss. Utak mo, bubuksan mo! Diba? Uwes mo, bubuksan mo. Dapat? E mo si Duterte, sinabihan ng dog ng dilawan. E magkalaban pa sa politika yan. Diba? Magkalaban sa politika yan eh. Iba yung ginawa ni Rafi Monyo sa sundalo na binasos niya, pinahiya niya. Iba yun.
May gul. Haba ng verbal diary yan ni Miss Alona. SRT called the soldier for running his responsibility to marry the woman involved. SRT is not questioning his courage as a soldier. Wrong context, mga kabutas. Ayun nga yung ano nila eh, naratibo nila eh. Yun yung pinaka parang pinalalabas nila. Ay, asan na mga utak na sa paa? Ganda ni Alonya. May gulay. Utak na sa paa. In fairness, in fairness, may tsura naman si Mom talaga, si Madam. Nung panahon noon, dahil tinawag siya ng duwag ng mga dilawan, kasana ng dilawan. Wala sa si Rowin eh. Ikaw lang nagsabi niyan. Baby, ikaw nagsabi niyan. Walang magsasabi ng ganyan. Diba? Walang matinong tao ang magsasabi niyan kapag namatay siya, kasalanan ng dilawan kasi tinawag na duwag. Wala magsasabi niyan. Ikaw lang nagsabi niyan. Diba? Huwag mo ilagay sa bibig namin yung mga salitang ginagamit. Ayan. Hindi. Hindi niya man nilalagay sa bibig. Kaya nga sinabi niya hypothetical, diba, madam? Kayo din, diba? Sabi mo hypothetical din kanina, diba? So wala naman nagsasabi. O walang nagpapahid sa bibig ng konsido man. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi kami. Logic mo yan eh. May gulay. My gosh! Gravity! Sabi ni Trevor 45, nakakatawa ang mga tagapagtanggol nito. Kung palibasa, palpakang amo nila, kahit plural pag di paliwanag nila. Hindi na nila alamang tama. At mukha ang bulaklak talaga. Sabi ni Bepeson, kung sa'yo kaya gawin yung party habang nagpaprograma ka sa IA, tapos tumagod mga kabatas, tapos tawagin ka namin duwag ka, kasi iniwan mo si Emi, ano kayang gagawin mo? Eh, mag-hormintado yan. Hindi. Lagi nyo ang ginagawa yan eh. May narinig ba kayo kay SRTs? Pero kami ang sumasalo. Kami ang nagde-depend. Ni minsan ba sinagot kayo ni SRT? Oh, yan naman ang mali. Fake news. Ayan. Humanda ka. Sabi ni Nel Canva, sila pag nagol niya, idol, may talaga. Sabi ni Celo. Diba? Oh, grabe. Alam mo yung parang ano, ito yung tipo ng halimbawa, no? Halimbawa lang. Sino siya, Sir Dance? Siya po yung ano yung vlogger na always na minumura si SRT. Na piniay niya na rin yan si SRT Piskal. PI, tsaka tanga-tanga, bobo, Rapi Monyo. Ayan, yung mga ano niya, wording against kay Senator Rapi Tulfo. Ayan. Alam mo yung example ni, Miss Alona. Yung example ni Miss Alona, parang yung asawa mo na hindi ka mananalo sa diskusyon kasi puro talak. Kasi magpapaliwanag ka pa lang. Oh! Magpapaliwanag ka. Hindi magsasalita siya ngayon. Tapos pagka hindi ka naman nagsasalita, oh! Ba't di ka nagsasalita? Magsalita ka! Pag magsasalita ka naman, magpapaliwanag, oh! Ba't magpapaliwanag ka? Diba? Wala kang lulugaran. Eh, tipo ni yun yung tipo pagka naging misis mo to. Wala kang mapagsidlan. Miss, pag-experience mo, kudkud inyog ko siya. Ano yung Black Spider? My gosh, logic! Logic! Logic. O-G-I-T. Logic daw. Toyang, hello. Yan. Alona name niya, Fiscal. G. Pero in fairness kay kay Miss Alona, hindi na siya masyadong nag-PPI ngayon. Good thing. Good thing kasi kahit papano iniiwasan niya. Kaya lang, doon sa mga previous content niya, especially sa mga previous video niya, talagang meron dong scripted. No? Inakusahan niya ng Ponzi, no? Yan, may mga ano yan, may mga video tayong nakasave na.
May gulay. Si BBM, tinatawag din duwag eh. Diba? So, kasalanan din ng mga tumawag na duwag kapag si BBM ay namatay. Bakit naman? Okay. Ikaw lang nagsabi niyan. Well, ikaw lang nagsabi niyan. Wala nagsasabi niyan. At wala rin mag-iisip ng ganyan. Hindi, ako ha, bilang mga tao, hindi ko naiisip. Hindi ba kaya isip mo yung naisip mo? Akala mo naisip mo yan? Pag may tumawag na duwag kay Duterte o kaya kay BBM? Oh, ay, lumalabas dito, guys, pagka nagbigay ng hypothetical scenario si tawag dito si Meloyap, hindi na kaya ng ordinaryong tao. So ano ibig sabihin nung madam, di mo kaya yung logic ni Meloyap? Ano gusto mong tanggapin namin yung logic mo? Eh, di ba? Hypothetical nga. So, pag yung logic galing sa amin, bawal. Pag yung logic galing sa inyo, dapat tanggapin? Okay. Pag namatay sila, kasalanan yung tumawag ng... Hindi ko na... Naisip yan. Naisip ba yan? Yung totoo. Grabe, grabe isip mo. Maitawid mo lang si IT, no? Maitawid mo lang si Rafi Monyo. My God. Eh, grabe din naman yung isip nyo. Maitawid nyo lang yung... naratibo yung para sa amin, baluktot. Diba? Sa amin, yung naratibo namin ay yung tanggapin. Pero gusto nyo tanggap... Ang gusto nyo, tanggapin namin yung sinasabi nyo. Dumadaan lang, Sir Dance. More power. Salamat sa Fiscal EJ. Ayan. Thank you, thank you. Rap estimate ko, 1,000 word per... Kaya nga... Hindi ka nga mananalo dito. Oh, pag halimbawa naging misis mo to, yari ka talaga. One word pa lang sa'yo, naka-20 na siya. Speed joke lang. State Patrol ang paghabol ng bunganga niya. Gosh! Ano kasi pag-isip meron ka? Oh my God, grabe. Logic! Logic! My... Pero gusto kong itanong eh. Ano pa ya? May asawa na kaya to si Madam ano? Alona? Curious lang naman ako. Baka kasi that, baka, ito hypothetical lang din naman. Wala naman ako talagang alam sa kanya. Baka kasi dati may asawa siya. And then ngayon, single na siya. Or parang sabihin na natin, baka naghiwalay sila. Baka yun yung isa sa dahilan. Gosh! Huwag na pa sino na example niya, walang katuturan, sabi ni Miss Emirates. Sabi ni Miss Kay Logic, may MY Logic. Correct. Sabi ni Lady Inred, magkano kaya ang sahod niyan kay IT? No, hindi ko alam, magkano nga kaya? Sabi ni Emirates, example ng hangin ng lana. Ay, walay na ba? Walay na ba to, Yang? Ay, maaari niya. Tama yung hypothetical theory ko. Single mother siya ba? Ay, oh. Kaya naman pala. Bakit hanggang ngayon kaya, ano yan, matagal na kaya siyang single mother? Baka kaya hindi siya nakakahanap ng ano. Kasi, mahirap talaga kasama pag ganyan. Yung, alam mo yung bibira ka palang ng paliwanag. Oh, magsasalta ka pa? Oh, baon. Baon ka. Parang gemelo. Grabe naman. Ay, nako. Tuloy. Ngayon, ito. Kailan ba unang na... Ito lang yung pahinga niya, no? Nalate ako. Hindi, kakaano ko pa lang naman. Nag-go watch party lang naman tayo. Natulpo. Ito si PFC Canlog. Okay. Natulpo po ito ng TV5. So, pasisinungalingan natin yung sinasabi nila dito na lalaban si Canlog nung time na yun kaya ayaw makipag-usap kay Rapi Tulfo. Ngayon, nung ayaw makipag-usap kay Rapi Tulfo, tinawag ni Rapi Tulfo na tuwag at lumaban sa gera si Canlog at doon namatay dahil daw sa kakaisip. Pakinggan nyo, yung unang-unang tinawag siya ng duwag, yun yung sa TV5.
meron pang ikalawang pagkakataon yun, tinawagan siya sa RTIA. Tandaan niyo yung una, hindi RTIA dalawa, yun. Yung dalawa pala. Nilang video, hindi RTIA. Alam mo, maybe. Dalawa pala yun. O, magkaibang pagkakataon naman pala. Napapaliwanag. Game. Tuloy. Pakinggan natin. Melo. Oo. Di ba? Tama ako, guys. Di ba? Pagka yung magpapaliwanag ka. Melo. Wait. At. Di ba? Hello, become la. Ayan, sa lahat, no? Pwede, yung unang video sa RTIA or na. Sige, damage control. Weather. Oh. Ang issue, si Rafi ang bumastos at ang mahihagos sa sila. Okay, so weather. So, pwede rin nating sabihin yun, di ba? Oh, sa akin natin yung gusto niya, weather na tinawag, na duwag. Weather na tinawag. Kasi sabi niya, weather daw eh. Weather sa RTIE o sa ano man yun, sa ano ba yun? Wanted sa radyo. Ano sabi niya? Ulitin natin. Melo. Ulitin. Pinakakala nilang video, hindi RTIE. Alam mo, baby. Melo. Melo. Pwede yung unang video sa RTIA or not. Okay. Ang issue, si Rafi ang bumastos at ang mahiya sa sundalo. Okay, papatulan natin, no, yung kanyang logic. Sabi niya, logic daw eh. Whether tinawag o hindi, naduwag ni SRT si PFC Canlog at namatay si PFC Canlog. Para sa inyo, kasalanan pa rin ni SRT yun. Kahit masait bulaga pag ginanap yan eh. Walang kinalaman. Kahit daw sa itbulaga ginanap, wala daw kinalaman yun. Ganun ba? Kasi narrative niya yan. Diyan kayo masaya eh. Diba? Gusto nyo, i-absorb namin. Gusto nyo, tanggapin namin mga Ampalaya at saka Tulponatics. Pero yung sinasabi namin, whether, no, na namatay si PFC Canlog dahil sa pagtawag o hindi pagtawag ng duwag ni SRT. Diba sa inyo, kasalanan niya pa rin? Kumbaga parang isa pa rin siya sa factor. Bakit nangyari yon kay PFC Canlog? Dahil sa inyo na rin ang galing, sa kakaisip. Lahat na lang kasalanan ni SRT. Si Rafi, binasusundalo pinahiya. Okay? Ang issue daw doon, si Rafi, binasusundalo napahiya. Mamesh ang TV, miss na kita. Mama Firewall, hello. Yan, Black Spider. Ang tanong ko naman, kayong mga bumabatikos kay SRT, paano nyo nalaman? Asa tabi ba kayo ni PFC Canlog nung time na yon? Paano nyo nasabi? Kasi dahil namatay si PFC Canlog. So, ibig sabihin, meron kayong assumption na baka, hindi baboy ah, guys, ah, baka. Baka dahil doon, TGIA pa sa lahat, hello sa'yo, senior citizen, baka dahil doon, no, na-distract or sabihin natin na mentally, lagay natin sa gusto nyong extreme na mental torture yung sundalo dahil sa pagkasabi ni Senator Rafi Tulfo na duwag siya, gustong patunayan ng sundalo.
'di ba? At sinalo yung bala. Yung ba yung gusto niyong naratibo? Yung ba yung gusto niyong senaryo? Sa TIA man yan, sa Wanted sa Radyo, sa Idol ko si Rafi, sa Itbulaga, sa Showtime. Pag ginanap yan, ang issue dito, si Rafi ang namahiya ng bastos na doon sa sundalo. May gulay. O ano nga pinapalabas nyo? Ano pinupunto mo? Ano nga pinapalabas mo? Eh namatay nga si PFC Canlog. Diba? Eh wala naman kasing mga respeto yung mga nagre-surface nun. Oh. Firewood, hello. Gosh, sabi ni Sabaw, mekos-mekos na. Pamekos-mekos kasi. Sabi ni Malalolo, kahit hindi namatay yung sundalo, hindi pa rin magiging tama yung pambasos na ginawa ni Monyo, dapat pa rin ikondena. Correct! Mm. Pero alam mo, Miss Leonora, sabi ng mga tool fanatics, democratic country daw tayo. Kung ayaw na rumespeto, okay lang daw. Kasi magpapay... Sino may sabi? Sino may sabi? Democratic country tayo, tapos ayaw rumespeto, okay lang daw. Sino may sabi nun? Sino may sabi nun, madam? Kahit kami mga ampalaya, hindi papayag sa ganun. Galit na galit si Manang Biday. Oh. Ang tanong ko lang naman, guys, no? Kasi paulit-ulit lang sila, para silang mga siramplaka dito sa issue na to, no? Talagang sinakyan nila, no? At talagang gahasang gahasa itong issue na to. No? Dito sa mga vlogger na walang ibang gustong gawin at gustong i-imply sa tao is sirain at masira si Senator Rabi Tulpo. Ang tanong ko lang, sino ba nagreklamo? Si Senator Rabi Tulpo ba? Oh, di ba yung babae na dapat sana pakakasalan ng sundalo? Okay, regardless, ayaw pakasalan. Oh, sige, sabihin na natin ayaw pakasalan ng sundalo. No? At pwede naman yon. Pwede namang hindi pakasalan. Ang sinasabi ko nga, lagi, anong tiningnan ni Senator Rafi Tulpo para i-entertain yung reklamo ng babae? Ano ba ang tinitingnan ni Senator Rafi Tulpo? Diba? Ano ba tinitingnan niya, guys? Yung ebidensya. Na which is yung katibayan na nakasulat na meron silang pirmahan. May Senomar. Yun yung tiningnan ni Senator Rafi Tulpo na batayan. Hindi dahil nag-base lang siya sa sumbong. May kaakibat na ebidensya. Ngayon, yung pinalalabas nyo na tinawagan ni Senator Rafi Tulpo yung sundalo sa gitna ng labanan. Oh. Diba tinawagan niya? Yung sundalo, nasa gitna ba talaga ng labanan yun? As in, nasa line of fire talaga. O may umiilag-ilag siya sa mga bala. Diba? O. Doon pa lang, paano nyo nasabi? Kasi may naririnig kami mga, ano eh, mga putok ng baril, tsaka na mga parang nagliliparang bala. Unang tanong, nakita nyo ba yung bala? Narinig nyo, oo. Pero ang tanong, nasaan ba during those times na tumatawag si PFC Canlog or tinatawagan si PFC Canlog ni Senator Rafi Tulpo? Nasaan? Nandun ba mismo sa line of fire? O nakaantabay lang sa Gedli? Kasi ito lang logic eh. Kasi ano sila eh, doon sila nakapokus talaga eh. Ito yung sa akin naman, no? Yung version ni Densable. Sa tingin nyo ba, kapag nasa operation kayo, papayag ba ang platoon leader nyo na may tumawag sa inyo? O sagutin mo yan, may tumatawag eh, habang nasa operation tayo. Imposible namang walang platoon leader sila PFC Canlog. Diba? Yun na lang, doon na lang iisipin mo eh.
Sa tingin niyo ba pag tumawag si Senator Happy Tulfo o tinawagan ng staff ni Senator Happy Tulfo yung sundalo na yun na si PF si Canlog? Eh, hindi malalaman ng team leader. Diba? Hindi kaya malalaman ng team leader. Anong unang-unang gagawin ng team leader kung nasa talagang nasa operation sila? Kasi yun yung na-issue nila eh. Diba? Yun yung pinapa-ano nila eh, na scenario eh. Na tumawag daw eh. Habang nasa operation. So, ito naman yung sa akin. Diba? Sa tingin nyo, anong gagawin ng ano? Ng team leader? Pepsi Canlog! Come here! Sino yung tumatawag sa'yo? May karapatan ba yung team leader na gawin yon sa kanya mga nasasakupan? Meron mala. Meron naman siguro, di ba? Oh. Paanong nakausap ni Senator Happy Tulfo sa programa niya si PFC Canlog kung walang pahintulot nung team leader? Diba? Delay ba ako? Delay ako? Sabi ni Uncle Libs, kaya sigurong iwasan yung mga bala pero hindi ang talim ng bunganga ni Manang Biday. Delay po ba talaga si Sir Dance? Nakakailang refresh na ako, hindi nagtutugma yung sounds eh. Hindi ba nagtutugma? Yeah, si Meshang TV, sabi ni Meshang TV, kung sa pananaw nyo mali si Senator Happy Tulfo, di go, pananaw nyo yan eh. Kung tama, is tama. Diba? Kung lalaliman, total, logic. Logic naman daw eh, sabi ni Madam Alona eh. O di, daan natin sa logic. O tumawag. Senator Happy Tulfo. O, nasa operation ngayon, si PFC Canlog. Hindi ba may tinatawag tayong, may tinatawag ang mga sundalo na SOP? Kapag nasa operation, nakapatay lahat ng mga cellphone. No? Meron sila radyo para dun lang sa mismong kampo nila para tumawag. Diba? At bubuksan lang yan yung mga cellphone kung kinakailangan talaga na i-open. Kasi ang alam ko pag sa operation talaga, kailangan nakatutok ka, di ba? Yung nasa mismong line of fire ka. Pero ang alam ko niyan, kapag nasa standby mode sila, pero nandun sila sa mismong area, no? Ibig sabihin, merong nakikipagbakbakan na sabihin na natin isang batalyon, no? Yung nakikipagbakbakan. Tapos kayo, reinforcement. Andi dito kayo ngayon sa likuran ng mga nakikipagbakbakan. Diba? Siguro, pwede kang tawagan dun. Diba? Mukhang hindi naman snowflake. Ito pa isa. Dada-da. Ito pa isa. Baka nakita ng team leader, okay naman si Canlog. No effect sa kanya yung RTIA, kaya nasabak sa laban. Ito pa isang scenario dyan. Dadada, no? Hypothetical lang din naman. Sa tingin nyo, si PFC Canlog is, sabihin natin, madaling madistract. Bilang sundalo, ito nga yung sinasabi ko noon pa, nung kinontent ko siya. Diba? Nung unang-unang kinontent ko yan si PFC Canlog, tsaka yung issue na yan, no? Yung sagot natin kay Teacher Mark a few months ago, hindi ka magiging sundalo kung mahina ang loob mo. Kung emotional kang tao. Lahat ng sundalo dumadaan sa physical training and emotional training and psychological war training. Siguro naman, hindi ganun kahina si PFC Canlog bilang isang sundalo para lang madistract ng sitwasyon na yon. Diba? So kung sasabihin lagi ng mga bumabatikos kay SRT
especially itong kabilang kubol na pinalalaganap nila na mental, baka nagka-mental breakdown daw, no, itong si PFC Canlog, at sinalo na lang yung bala ng kalaban dahil para ipakita kay Senator Rapid Tulpo na matapang siya dahil sa pagkasabi ni Senator Tulpo na duwag daw siya si PFC Canlog. Eh, sorry, pero parang kahibangan yata yun. Diba? Ang alam, kahit siguro mga tanongin niyo yung mga nagsusundalo, yung mga nagte-training. Ako nga sa C80 pa lang eh. Oh. Naging officer ako ng C80 nung high school ako. Meron kami tinatawag na physical training, obstacle training, and kasama na dyan yung mental training, yung psychological training namin. Hmm. Ano bang ginagawa sa amin doon? Diba? Kasama sa initiation namin yun. Yung papaanuhin kami, yung ipapasalat sa amin yung matulis na bagay. Parang pako ba yun? O karayom ba yun? Oh. Kaya mo ba to? Ito ang tatalunan mo. Diba? Ito ang tatalunin mo, Kadet Idanyo. Siyempre, bago ka maging officer, may mga initiation yan eh. May mga obstacle course training yan eh. May mga psychological, ano pa yan, test. Kaya mo bang tumalon? Yung pa lang eh, doon pa lang mapapaisip ka na eh. Kung logic gagamitin natin ha, Madam Alona. Diba? Yun nga, parang nilang minamaliit yung sundalo. Doon pa lang. Siyempre, tatalonin mo yun. Wala kang choice eh. Pag hindi mo tinalon yun, hindi ka magiging officer. So, anong ginawa ko? Tumalon ako. Oh, eblap lang pala yun. Tinetest lang kung hanggang saan yung kakayanan mo. Eh, ano pa yung mga nagsusundalo? Yung mga training sa kanila. So, para sabihin mo, dahil sa pagkasabi lang ni Senator Rapid Tulpo na duwag yung sundalo na yon. Eh, ganun na yung ginawa ng sundalo? Hindi ba parang minamaliit nyo yung kakayanan ng sundalo na yon? Minamaliit nyo yung pagkatao ng sundalo na yon? Diba? Logic ka mo eh. Alona, wala ka kwenta content yan. Diba? Doon pa lang, debunk na sila eh. O, oh, diba? Yung pinipilit nilang naratibo. Debunk na yun eh. So, ang ini-imply nila, guys, mahina loob ni ano, mahina loob ni PFC Canlog, emotional siya, kasi tinawagan lang ni Senator Rapid Tulpo. Eh kung hindi ba naman kayo mga sandamakmak na tanga, sundalo yun. Nagdaan sa mga trading yan. Physical, mental, and emotional training. Last mo na yan, ha? Huwag ka na magpatol kay Mudra Eng-Eng. Di ba? Oh. Meron pa ba? Logic eh. Sabi nila, logic eh. Oh, disakyan natin yung logic nila. Oh, ibig sabihin, tama si Dada. Ano ba yan? Minamalit yung kakayanan ng sundalo? Sinasabi niyo bang very emotional yung sundalo? Hindi naman yata magiging sundalo yan kung ano. Kung emotional. Di ba? Doon pa lang eh. Tapos na laban eh. O, sino sa atin ngayon ang may sabihin na natin, sino ngayon sa atin ang may punto yung ipinaglalaban? Di ba? Ay, kalayaan. My gosh. Sabi ni Sir, hindi issue kung sa sinabi. Kaya nga, ay sa Bulaga pa sinabi yan. May gulay. My gosh. Idol, ano yun eh. Ay, saan pa yan? Ngayon, lumabas din siya sa RTIA. Pakinggan ninyo kung ano naging usapan dun, ha? Tandaan niyo si Rapid Tulpo that time, may isang private na tao. So, wala siyang kinalaman dun. Ngayon, alam mo, mukhang nag-usap to sa kasi Rapid Monyo. Kasi script nila pareho. Di ba yun din naman sinasabi ng kampo ni Rapi?
private citizen pa siya noon. Ayun, ganyan din ang dialogue ni MY. Hindi pa siya senador noon. At saka bakit ito agad yung pinakita mo, MY? Bakit agad yung, bakit yan agad yung video na pinakita mo? Meron. Bakit yan agad yung video na pinakita mo? At hindi mo muna pinakita yung una? Bakit yung unang video hindi mo pinakita? Yung binasos-basos niya yung sundalo habang kausap niya sa phone, na habang nagpuputukan, pinipilit pa rin niya na makausap. Oh, tingnan niyo yung naratibo niya habang nagpuputukan. Diba? So, pinipilit talaga nila na andun sa line of fire. Ibig sabihin, nakikipagbarila. Ito nga yung ano eh, sundan natin yung logic nila. Sabi niya, ni Alona, no? Habang nagpuputukan daw. O si, ibig sabihin, assume na natin, nagpuputukan. Sa gitna ng laban, nagpuputukan, no? Habang iniilagan siguro ni PFC Canlog yung mga bala, eh tumawag si Senator Rapi Tulfo. Doon pa lang, debunk ka na eh. Diba? Tama ba yung paliwanag ko kanina, guys? So, maaring, yun sa akin lang ah, maaring nandun sila sa area o location ng putukan. Pero it doesn't mean, or it is not necessarily na nandun siya mismo sa area kung saan nagaganap yung line of fire. Ibig sabihin, naka-standby lang sila. No? So, wala namang makakapagsabi. Kasi ang sabi, nakadepende lang sila sa sinabi ni PFC Canlog, mga ka-able na, ma'am, ano, Senator Tulfo, Sir Tulfo, pwede mamaya ka na tumawag kasi, ano, na, although naririnig naman talaga yung putukan. Ang point ko dito, paano nga masasagot ni PFC Canlog yung tawag kung nandoon siya sa line of fire? Ibig sabihin, nasagot niya yung pagtawag ni Senator Rapi Tulfo dahil naka-standby pa lang sila. Wala pa doon sa mismong area. Wala pa doon sa mismong point ng putukan. Di ba na, alam naman natin yan, kahit manood kayo ng mga YouTube, ng mga actual operation, di ba? Ng mga sundalo. Oh, meron naman talagang sabihin na natin na may isa akong napanood eh. Nasa operation sila. Tapos, kaya nga na, nasabi ko dito yun eh. Kaya nga na ibigay ko sa inyong idea. Kasi ganun naman ang nangyari talaga eh. Live yun. Nag-live siya. No? Habang may nagla-live, yung isang platoon, sabihin na natin platoon, nakikipagbakbakan sila. So, naririnig yung ano. Naririnig yung putukan sa background. Tat-tat-tat-tat. No? Tapos, yung tumawag o yung tinatawagan na tao na saktong nakikita naman sa live, kasi live yun eh, saktong nakita naman sa live, may tumatawag, no? Is nandun sila naka-standby lang sa ground, doon sa next, kumbaga parang pangalawang platoon sila na una yung isang platoon, nakikipagbakbaka na, di ba? Sila naman naka-standby lang. So yung point ko dito, kaya naman natawagan ni Senator Rapi Tulfo. Mali yung naratibo na natawagan kasi ano, tinawagan ni Senator Rapi Tulfo habang nasa bakbakan. Oh, tamo, sabi ni K5 nun, couple of weeks pa bago maganap ang trahedya. 'Di ba? Oh, doon pa lang basag na yung ano nila eh. Basag na yung pinapakalat nila eh na ano eh. Gusto nilang i-imply sa tao eh. Diba? Sinibihan niya mamas, boy, bonjing. Yung sinabi ni Pep, sir, mamaya na sir, kasi nasa critical na ano na kami condition. Naku, critical pala yan, delikado ka. Baka makasalubong mo yung kalaban, tumakbo ka. O kaya, magtago ka sa sayo ng mama mo, mama. Bakit hindi mo hinuna yun? Bakit ito agad pinakita mo? May gulay, MY. Oh. Eh, lahat naman ng yun, di ba?
Eh guys, wala kasi sundalo dito eh. Kung may sundalo lang sana dito, makakapagpatunay sa mga sinasabi ko eh. Na naging part ng psychological training nila yung mga ganyan, no? Yung mga ganyang salita, no? Kasi may mga tinatawag tayong psychological or psywar training na kung saan halimbawa nahuli sila. Pag nahuli sila ng kalaban, hindi lang physical torture ang gagawin ng kalaban sa'yo. Physically and mentally torture yung mangyayari sa'yo. Diba? Papaaminin at papaaminin ka niyan. Nakausap pa yan, SRT 2 weeks ago, bago namatay. Oh. Shoutout Sir Dance. Yung babae na yan, hindi ko alam kung ano ba ang pinaglalaban niyan. Hindi, ano lang to yung, alam mo yung parang misis na ano? Yung misis na ta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 t
manahimik ka. Oh, ba't di ka nagsasalita? Tapos ngayon, pag magpapaliwanag ka na, tsaka naman siya, tatatatatatatat! Hmm. Diba? Oh, magpapaliwanag ka, magpapaliwanag ka. Oh, saan ka lulugar? Saan ka sa kanya lulugar? Baby, ba't ito ang pinakita mo na at inumpisahan mo? My gosh! Total, di ba sabi mo naman, ipapakita mo yung totoo? Hindi mo pa inumpisa sa una. My gosh! Sa inyo, kung sino ang may kasalanan doon, pakinggan ninyo ito. Ayun, Ma'am Desiree, magandang hapon. Magandang hapon. Kanina po, nakausap ni po si PFC, maging po yung kanyang tatay. Nagkaroon ng konting sagutan nga, malaklin sagutan, maraming sagutan. At sinisisip po kayo na, na kayo na po ay maraming lalaki. Kaya, yun yung po ngayon tatay. Ayun yung pinag-awayan nila, ano? Para nag-i-echo yung salita ko, ano? Si Desiree, siya yung nagre-reklamo. Tuloy. Okay. Sandi na po, mama. Pinagbibintangan siya, di umano, na may lalaki itong babae. Pakinggan natin. Kunin muna natin yung buong konteksto, ano? Pakinggan natin. Natin si PFC Raymond Canlog kasi sa pagtalita na mabuti kanina. At PFC Canlog. Ayan. 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 So dito pa. Hindi nila directly sinasabi yan, pero subliminal. Nasa gera ba yon? Eh, nung na-interview yon, wala namang putok sa background. Kaya nga eh. Wala, napasinungalingan na ni nanay nila na alaba si PFC Canlog. Tapos nung ayaw kausapin, sinabi tungkol, kinawag niyang duwag. At after nun, after nang kinawag siyang duwag, nakipagdigmaan siya at namatay. So dito pa lang, dibang na. Sino ba kasi nagsabi nun, Melo? Melo, sino ba kasi nagsabi nun? Napakitapos ng interview, matapos sa pahiyain ni Rafi, at saka yung wedding ginigad mo, pagkatapos ng interview, may interview. Dapat maging makatotohanan ka. Pagkatapos siya pahiyain ni Rafi, nakipagdigmaan siya. Eh, totoo naman. Pero sino ba nagsabi na pagkatapos niya makapagdigmaan, namatay siya nung araw na yun? Wala naman nagsabi yata. Ah, da. Wala daw nagsabi nun. Sa mga, yan, sa mga kampalay ako dyan, wala daw nagsabi nun, guys. May screenshot ba kayo? Hindi ko kasi na-screenshot eh. Yung mga nagsasabi. Alo na, full video, panoorin mo. Huwag ka magpag-grandstand dyan. Part 2 yan. O diba, sabi sa interview, nakasama yung tatay. Sa ang gera ka nakakita, nasasabak ka sa gera, isasama mo yung tatay. Nabubuking eh, no? Ay, kung meron nagsabi, sabihin mo meron sino nagsabi para i-correct din namin. Okay? Nako, madam. Para i-correct daw na, madami kang i-correct. Pag sinabi, madami kang i-correct. Nakausap pa talaga yan ni SRT 2 weeks ago, bago namatay yan. Eh, kaya nga basag na 'yung argumento nila na ano, tinawagan habang nasa line of fire. Diba? Meron ba nang sabi? Sabi ni Melo kung sino? Ako mismo i-correct ko siya. Nako, marami kang i-correct, madam. Mirror lips din ang galawan na debunk niya din sarili niya.
Oo nga eh. hindi niya napansin eh. Hindi niya na malayan. My gosh. Sabi niya sa Bownil, actually, brogets nila, kaso lang, may trabaho silang dapat gawin. Sabi niya, Carlos, private or senator ang issue, binasus niya idol, gets namin, ba't kayo hindi? Alam nila yan. Kaya lang, sabi nga ni Sabaw, kasi may trabaho sila eh, kailangan ipagtanggol. Sabi nung Sabaw daw, oh, gets doubt, pero may trabaho sila, kailangan ipagtanggol. Paano nyo nalaman? It's just common sense. Alona, please! Ayan. Si Scamla, gusto mo makyat? Ayan, para ano, magkaroon ng other thoughts. Ayan. Akit ka, dali. Madam, punta ka din sa gera. Isama mo din tatay mo. Ituwid ang baluktot. Itama ang mali, may gush. Tuloy. Huwag kayo naniniwala sa mga lalo-lalo na sa mga vlog at nilibayan. Huwag kayong naniniwala doon, mga manluloko yun. Kaya nga may kaso yung iba sa kanila eh. No? Ito ha, ito ang sinabi mo ha. Huwag maniniwala sa mga vlog at nilibayan. Manluloko yun. May kaso nga daw yun eh. So, may kaso pa lang. Melo, anong tawag mo kay ano? Kay Rafi Monyo. Hindi siya basta may kaso lang. Kinasuhan siya, tapos, guilty. Ano? Di ba convicted criminal siya? Di ba convicted ano siya sa kasong libel? So, anong mas matindi rin? Sino kaya ang tunay na manluloko? Yung kinasuhan pa lang? O yung guilty na sa kaso niya? Di ba, Melo, again, mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. Patulan natin, guys. Sakyan natin yung gusto niya. Convicted daw. Tayo naman na magbibigay ng paliwanag. Ang tanong, nakulong ba? Nakulong ba? Namikos-mikos na nila yung point ng petition. Kaya nawala goal ng petition. Diba? Sabihin na natin, sige, convicted. Regardless, convicted. Ang tanong, nakulong ba? Asan ba si Senator Lapitulpo? Di ba nasa Senate? So, naging kabawasan ba yun ng pagkatao niya? Kasi, kung naging kabawasan yun, yung issue na yun, kung naging kabawasan ng pagkatao niya, sa tingin nyo magiging senator siya? Logic, bakit siya naging senator? Kung sinasabi nyo convicted pala siya, sa tingin nyo bakit? O, sagutin nyo ha. Pag si Sir Melo ang nagsasabi ng totoo, lumalabas ang mga ugat nila sa leeg, bobong babae, si Melo may resibo, sila ano, nga, ngak-ngak lang. Bakit pag bobo, ang lakas makipagtalo? Ang tanga. yung mga salita na gagamitin mo, pipiliin mo yung hindi babae. Wow! Pipiliin! Sa kanya talaga nang galing pipiliin ng mga salita? Ha? Balik sa'yo. Eh, sa amo. Eh, kay SIT, okay? Ayoko sabihin na amo mo. Kay SIT. Saan pipiliin mo yung word na ginagamit mo? Tamo. Sabi ko sa inyo, di ba, sign ng isang kabatas, kabutas, ano? Palautos. Di ba? Sana pipiliin mo daw yung words na sasabihin mo. Ano gusto mong words, madam? Madam, ano gusto mong words na sasabihin ni Melo? Yung, syempre, yung words na sasabihin niya, yung gusto mo, yung pleasing sa pandinig mo. Sabi ni Dadada, at Dance, hindi rin makukulong si AL. Baka danyos lang. Pero we'll never know. No, Dadada. Ako kasi, ayoko magsalita ng tapos or ayokong i-predict kung ano man yung mangyayari sa kasuhan na yan. Pero kung sa'yo, para sa'yo, yan na yung masasabi. Go ahead kasi sa'yo yan eh. Pero ako ayokong mag-predict or ayokong mag-judge or ayokong i-judge kung ano ba yung mangyayari in the future. Ang tanging makakapagsabi lang yan, Dadada, korte.
Ang tanging makakapag base niyan ay korte. Masaktan sa pahapyon ni Sir MY 'yan. 'Di ba manloloko 'yan? Marami kaso. Kasi rapi mo nyo. 'Di ba? Nasintensyahan na guilty. Anong tawag sa kanya? My gosh. May gulay. So anong tawag sa kanya? Manloloko yung kinasuhan? Ha? Yung, guys, wait lang, manlulokong kinasuwa. Ano ba ang kaso ni SRT? O sabihin natin convicted, ano ba yung convicted? Libel, wala pa namang cyber libel nun, di ba? Libel. So, ang tanong nga, nakulong ba siya? Hindi. O, so, hindi siya nakulong. Naka-apekto ba yon sa pagkatao niya? Siguro, para sa mga kabatas, kabutas, naka-apekto yon. Para sa kanila kasi against sila kay Senator Rapi Tulfo. Pero ang tanong, asan ba si Senator Rapi Tulfo? Nasaan ba? Nasa Senate. So ano ibig sabihin nun? Eh di mas maraming Pilipinong nagtitiwala sa kanya. Nagtrabaho sa Japan tong babae kasi di matanggap dito sa Pinas. Yan. Eh yung guilty na, anong tawag? Oh my gulay. My gosh. Sabi ni Jeanette, meron siya convicted. Sabi ni Carson Grama, ikaw naman si Melo, parang nangangayayat na. Sabi ni Michelle, edi certified manalokong tawag doon. O, certified manalokong si Rapi Muño. Certified manalokong si Rapi Muño. Pag ganyan, sinabing certified manalokong, wala kayong reaksyon. Yes, sir. O, yes, sir. Opo, sir. Sa mga commenter mo. Following the evidence and pattern ng court, may first, second, and third offense kasi mukhang walang kulang si AL. What do you mean walang kulang? Fake news is waving. Sige, madam, galingan mo. Baka masabay ka sa third batch. Magaling na pa naman abogado yan. Yeah. Hello, Sis Kamla. Sagutin ko lang yung sinasabi niya. Hello, hello everyone. Good evening. Okay, sagutin ko lang yung sinasabi niya na convicted criminal daw si SRP. Alona, he was being a broadcaster, that broadcaster si SRP. It's just but natural that na karamihan sa mga broadcaster dahil sa line of work nila sa pag-expose like in the case of SRT nag-expose kasi siya ng mga corrupt government officials. Yes. So because of that hindi talaga maiiwasan sa mga broadcasters, sa mga radio radio broadcasters, sa TV, talaga nakakasuhan sila ng libel. Pero like in the case of SRT, he was only nawala ka, Kamla. Sabi ni Dadada, walang kulong kasi baka first offense pa lang si AL if makonvict siya. Kaso, paano if not guilty siya? Edi good for him, Dadada. Kasi napatunayan niya yung pinaglalaban niya. E paano pag umabot sa third batch? O sa conviction? It's another way around, di ba, Dadada? Uy, Kamla, bumalik ka. Hello? Nawala ka eh. Yeah, sorry, nawala ako. So, di ba, kay SRT, it's just a penalty of 5,000 pesos. Yun lang yun. Yes, na-convict siya, pero hindi siya nakulong. He just paid 5,000 pesos lang. Ayun lang. But in the case of Libayan, marami siyang kaso, patong-patong. There is cyber libel, copyright infringement, and meron pa siyang defamation. Ngayon, sa dami ng copyright infringement
na sa dami ng mga kaso niya, like for copyright infringement, meron siyang 40 counts. And sa pagkakaalam ko, marami pang madadagdag na kaso sa kanya. Like for this month of itong month na to, and the next month after, marami pang madadagdag na counts sa guys, kanya. Excuse me lang, guys. Yeah. Wait, guys, wag nyo i-hide. Diyan nyo lang siya magmaktol. Si Ben. Diyan nyo lang siya magmaktol. Diyan niya siya. Oh, go, calm down. Okay. Continue. Okay. So, with that, sa dami ng mga cases and counts na kinaharap ngayon nilibayan, which has a penalty of fine, not just fine, but also imprisonment. Oh, baka gusto mo rin yung makyat, Ben. Ben Tumbling, lika. Unlike kay SRT, walang imprisonment doon. Oh, kaya nga, yun nga yung point ko kanina, Kamla. Ang tanong, so, nakulong ba? Yes. So, which means, if this will prosper, na mahuhusgan si Libayan ng kulong by the judge, he will spend the rest of his life in prison. Doon na siya tatanda sa dami ng mga kasong kinaharap niya. And not just that, in just a few years after, lalabas na rin yung result for for disbarment case. So there's a big chance na madidisbar si Libayan in the next 1 or 2 years. Okay. So hindi niyo na siya pwedeng tawagin attorney by then, kasi he will be like any ordinary person. May bisita tayo, ayan. O basta wala lang bastusan dito, Ben Tumbling, ah. Hello? Hello, Ben? Kaka-inlove naman yung boses ni Yan, sabi. Thank you. Andito po. Si Lover Boy. Mm-mm. Oh, sige, tuloy mo muna, Kamla. Ayaw magsalita ni Ben eh. So, in like, 1 or 2 years, alabas na yung result for disbarment. And kapag, napaburan yan, so he will be no longer called as an attorney. As in, hindi na siya lawyer by then. Kapag napaburan yan, So, ayun lang. Yes. At saka, again, uulitin ko ha, si SRT, hindi siya nakulong. He only paid the fine for just 5,000 pesos lang. Okay? Oh. Unlike si Libayan, kapag nag-push through lahat, kapag na-ano to ng judge, and nag-decide yung judge na guilty si Libayan, he will really spend the rest of his life in prison. Yun ang mangyayari kay Libayan. Oh, pero unlike asob daw kasi wala naman tayong ano. Oh, yeah, wala naman tayong kapag ano dyan. Kapag nag- Hello? Hello? Yes? Yun, narinig na ba ako? Loud and clear naman po. Yun, salamat sa pag-unhide, brother. Ang swerte mo sa akin. No, napaka-spoiled mo. Ganyan, kami, hindi kami makapaganyan dun sa mga tropa mo. O, totoo ba? E, ba't mo okay no-content no una? Oh. Masama bang i-content ka? Oh, bakit mo nga ako noon? Tinatanong lang naman, pre. Nasa social media ka, 'di ba? Oh. 'Di ba? Nasa social media mayroon ba akong sarili ng ano? Oh, tapos. Ang dami mong karinig eh. Oh, tapos kinontent kita, umiyak ka. Ba't paano mo nasabing umiyak ako? Sino ba nag-unhide sa akin? Sino ba nag-hide sa akin na nauna? Ikaw, 'di ba? Sino ba nag-hide sa iyo? Ako. Talaga? Hindi nga kita hinahide. Mamalay ko. Ba't ako hinahide dito sa channel mo? Ito nga, nakahide nga ako ngayon. No? Hindi. Ka lang, wait lang. Doon muna tayo sa... Doon muna tayo sa sinasabi mo. Pinagbibintangan mo ako eh. Hindi, huwag kang magsusumbong kay Garawi ha. Baka mamaya, gamitin mo na naman PWD card mo. Ano sinumbong ko? baka ipagtanggol ka eh. Hindi, wait lang. Wait lang muna, Ben.
Oh, sige, oh, kung ano. Saan ka na tumalon? Saan ka na tumalon? Oh, ano, ano. Tatanungin kita. Oh. Tatanungin muna kita. Oh, sige. Ano muna sabi na hinide kita dito sa channel ko? Ayan, nung nakalagay, oh, you have been placed in timeout by the owner of this video or a moderator. Ako ba talaga? Ako ba talaga? Sinasabi ko naka-hide ako. Naka-hide ako. Channel mo to, di ba? Hindi. Oh. Sinabi mo kanina ako nag-hide sa'yo. Ah, hindi. Oo, sige. Hindi na ikaw. Patay tayo dyan. Oh, patay tayo dyan. So, nagbibintang ka. Pinagbibintangan mo ako. O, sige. Kaya hindi na tayo dyan. Paano mo napatunayan? May proof ka. Ano proof mo? Dahil lang dyan. O, yun dyan. Yun tayo. O, sige. Sige, sinagot ko na. Sinagot ko na. Sinagot ko. O, sige. Pasensya. Ibig sabihin. O, ibig sabihin. O, ngayon pasensya na. Oh, di ba ganyan kayo mga kabatas? Ganyan kayo mga kabatas? Oh, ibig sino kayo nang nag-claim lang sa atin? Sinong puro claim lang? Pero ito na kayo. Sa issue, anong point of view mo tungkol dun sa issue? Saan? Ako ba? O si Dan, kinatanong mo? Yes. Sino ba to? Si Bien ba to? Yep. Si Bien yan, si Bien. Okay, ano yung point of view mo tungkol sa issue? Actually, matagal ako nag-vacation eh. Nabalitaan ko na lang, kinakontent na pala ako ni Dan eh. Ano. Dito sa topic na dinidiscuss natin ngayon po. Oh. Ano yung yung point of view mo about this topic? Topic na. Hindi, wala yata siyang alam dun, ano. Ewan ko kung alam niya yan. Hindi, matagal, di ba nagbakasyon nga ako eh. Nagbakasyon ako. Tagal kong hindi sumulpot sa mga live. Yeah, pero alam mo, ito Vienna, real talk lang to ah. Huwag kang mau-open kung i-content ka man ng isa sa mga social media influencer o blogger kasi nasa social media ka rin. Tama. Okay, tama. Oh. Pero ito rin, huwag ka rin iiyak pagka nakipag-asaran ka. Hindi, paano kasi kumiyak? Kung ginagamit mo yung PWD card mo eh. Naalala hindi, mo na kumiyak din yun. Ito, linawin natin. Naalala ginagamit, mo nung maniyak-iyakan. Sabi mo ginagamit ko yung PWD. Paano mo nasabi yung ginagamit? Oo, pinagtapos naman ni Garawi eh. Teka. Si Garawi yun. Oo, oh, tapos anong hindi ginawa si ni Meshang? Hindi, wait lang. Ako ba si Garawi? Hindi, ano mo nang ginawa ni Meshang? Ano ba ginawa ni Meshang? No. Di ba nag-iiyak-iyak siya? Parang nagpamakaawa na feeling victim kayo? Kasi ginamit mo yung PWD card mo? Wait lang. Oh. Yun naman talaga yung totoo eh. Napaiyak si Meshang doon. Ikaw, ano ginawa mo? Nagpakaawa ka? Yung narinig ka sa akin na nagpaawa ako. Yan tayo, nagbibintang ka na naman. Wala na naman. Sinabi mo pa, pinagamit. Ano ba issue mo, Bien? Ano ba yung issue mo? Or teka, Kamla, hindi ka kasama dito. Si Dance yung kausap ko, ah. Okay lang ba? Si Dance muna. Wala akong problema sa'yo. Unless Kami na lang muna, Kamla. Okay. Sige. Paano mo nalaman na nagpagamit ako kay Garawi? Pinabayaan mong i-content ka lang niya eh. Ano, wala so dahil pinabayaan ko na i-content, paano mo nalaman na pinabayaan kong i-content ako? Anong proof mo? Pinabayaan mong ginawa kanyang biktima? Wala ba siyang karapatang gawin yun as a vlogger? Di ba sinabi ko sa'yo kanina, mga content creator tayo, mga vlogger tayo. Di ba? Asan ka na, hoy? Hoy, Ben Tumbling. Wala na. Bumalik ka, hoy. Nawala na yung topic po. Hindi, okay lang, guys. Okay lang. Kasi gusto ko rin linawin sa kanya to, eh. Ganyan talaga sila. Sila yung nag-iisip para sa ibang tao. Sobrang advanced. Ni wala nga ako sinabi. Tapos sa kanya may sinabi na ako. Nagpaawa na ako. Hello. Hello. Wait lang. Wait lang, Ben. Welcome natin si Billy RT. Yeah. Hello sa iyo, Sir Billy. Hello. Ayan. Sige lang. Sige, Ben Tumbling. Game na. Sorry, nadisi ako. Ano ulit yung tanong mo kanina?
kung paano ka ginamit or paano ko nasabing ginamit hindi, ka ni Garawi. Oo, paano mo nasabing ano, nagpagamit ako kaya ano, kaya Garawi. Teka, parang napuputol ka. Kasi hinayaan mo eh. Hinayaan mo i-content ka niya, hinayaan mong magmukha kang kawawa doon sa content niya. Nakita mo ba yung ano, yung video niya? Nakakaawa kaya nung umakyat ka doon sa tricycle na may sad music pa? Hindi, paano, ang tanong doon, hindi, ang tanong doon, ang tanong doon kasi sabi mo nagpapaawa ako. 'Di ba? Mukha ka naman talaga kawawa doon eh. Lalo pa yung sinabi ni Meshang. Oh. Mukha akong kawawa. Pero ang sinasabi mo kasi kanina, nagpaawa ako. Ako mismo, nagpaawa ako. Mukha ka naman talagang kawawa. Hindi mali ka na doon. Mali ka na. Sige, hintayin mo lang sinabi yung ano. Sinabi mo, nagpaawa ako eh. O sige, hanapin ko yan. Bukas, abangan ko yung live mo. Isasabay ko yung video. Wala mo problema yan. Huwag ka mag-guide ha. Malalaman ko yan. Pag nag-guide ka. Pag nag-guide ka. Ba't ako mag-guide? Ano reason ko? Ugali mo yan eh. Ugali ko? Mag-hide? Sigurado ka? Walang taguan ng ebidensya ko. Alam, wala kang basihan eh. Sa sinasabi mo din na hinaid kita eh. Walang diba? Taguan ng sabi mo pa. Oh, sorry. Sabi mo, pasensya na. Oh. Oh, inaamin diba? Ko. At least ako, inaamin ko. Oh. Ibig sabihin, ginagawa mo ako ng ano, kwento. Oh, inaamin diba? Ko nga, nagkamali ako doon. Pero this time, hintayin mo mag-ano ng ebidensya, boy. Oh, hindi mag-ebidensya ka. Ano problema doon? Kung ilatag mo ebidensya mo na sinasabi mo. Oh, bukas, pero wala kang karapatan na sabihin sa akin nagpaawa ako. Dahil wala nga akong tahimik nga lang ako, 'di ba? Oh. Wow, ikaw pa tahimik. Ano ba sinabi ko doon? Binulong mo kami. Against doon. O paano ko kay ginulo? Sige. Sa mga live mo, 'di ba pagsugod sa mga live? At saka ano 'yung sabi mo kanina yung una mong live na ano? Andun din ako, 'di ba? Nung hinide mo ako, na yung mga sumusugod ng live, yun yung mga iyakin. Anong ginagawa mo pagka sumusugod ka sa live ni Kayo, hindi ka ba umiiyak nun? Umiyak ba ako katulad ng ginagawa mo? Dito? Ha? Hindi naman ako umiiyak, sinasabi ko lang. Oh. Hindi nga ako makasugod kasi hinahide nyo nga ako, diba? Paano ako makasugod? Ako nag-hide sa'yo? Ako nga nag-hide sa'yo? Hindi ko sinasabing ikaw, hinahide nyo ako, nyo. Nyo. O kasama ako doon, nyo. Pwede mo sabihin nila. Pag nasa nyo kasi, nasa sa iyo. Nasa sa iyo. Kasama ako. Mo eh, ano. Diba? Oo. Diba? Putik kasi yan. Nasabi ko nga, Ben, nasa social media tayo. Nanahimik ako na yun. Nagko-comment lang ako. Oo nga, nagko-comment lang ako. Kung makikipag-asara ko, pagsabay, hindi yung i-hide mo ako. Hindi yung i-hide mo ako. Huwag mo ko i-hide. Na-hide nyo ako eh. Huwag nyo ko i-hide. Sipain mo na yan, bro. Oo, di ba? Paano nakakita yan? Sino yan si Patrick? Ano sabi? Bien Bading daw. Okay lang yan. Hindi naman kita kilala eh. Pakialam ko sa'yo. Ano pa issue mo sa akin? Ikaw magsabi ng issue mo. Ikaw nag-content sa akin eh. Ano sabi mo yung ano pa yung pangit ako? Hindi, diba, sinagot lang naman kita doon sa ano eh. Sinagot kita doon sa comment mo. Ano ba comment mo? Oo. Diba? Ano nga ba? Inamin ko naman, diba? Sige, bibigay ko na sa'yo. Mas pogi ka sa akin. Sige, bibigay ko na yun. Oo. Sino mas lamang mula paa hanggang leeg? Saan? Sino ba? Saan? Saan particular? Anong particular na ano? Na bagay? Paa, leeg, kamay, utak. Sa'yo mukha lang eh. Sa'yo na yun. Oh, yun yung sinasabi ko sa'yo. Sigurado ka lamang ka sa utak. Paano mo nasabi? Malamang. Hindi, unang-una. Nag-IQ test na ba tayo? Wala pa, di ba? Oh, nag-judge mo. Ginudge mo na naman agad ako. Diba? Ginudge mo na naman agad ako. Gusto mo mag-IQ test tayo? Gusto mo mag-IQ test tayo? Babayaran ko. Ano? Babayaran ko. IQ test natin. Yun wait nga muna. Papatunahin natin ngayon eh. Wait muna. Nag-claim ka kasi. Kaya sinagot lang kita. Di ba? Hindi, yun na. Formality na. Tinatanong ko sa'yo. Kaya ako mas mataas ang IQ ko sa'yo, tanga. Ano mo nga nasabi? Hello, Sir Billy. Kaya nga, formality na lang eh. Okay. Formality ka dyan. Hindi ako magpapagit na kasi wala ko alam sa issue. Ha. Wala ko yung opinion dyan. Ang akin lang naman ganito. Ito ba'y matatapos?
gusto ko lang malaman, pagkatas nito, pagkatas mo umakyat, pagkatas sagutin ni Dance to, ito ba yung matatapos? May promise hindi ba? Hindi pa daw eh. Eh may lalatag daw siyang ebidensya eh. Okay, pagkatapos ba ilatag yung ebidensya, tapos na ba yun? Yeah, okay, hindi ko pwede. Tapos ito ngayon, tigilan mo ako. Hindi. O basta tigilan mo ako, tatapusin natin dito, ano? Hindi, ang punto ko ganito ah. Sige, total naman, nag-uusap na kayo about sa issue. Ang tanong ko lang, ito ba yung may katapusan? Kasi kung titigilan ako ni Dance, tatapusin ko. Tigilan mo rin maging ano. Tigilan mo rin maging marites sa iba na kung ano-ano kino-comment mo about sa akin. Na? Okay? Na? Na? Saan ka ba mga nag-live? Saan mga live ka nagpunta? At binabanggit-banggit mo ako doon. Hindi, tinatanong mo ako specific. Huwag mo itanggi. Hindi, saan nga? Imposible naman na hindi mo alam. May live kang pinuntahan, tapos binakbakan mo ako ng binakbakan doon. Oo, may pinuntahan ka nga. May pinuntahan nga ako. Specific, anong issue? Hindi ko na i-disclose. Hindi ko na anuhin. Para matapos lang tayo. Sige. Ano, tapusin na natin ito, handshake. Pag dinisclose ko yung tungkol doon, maraming madadamay, Bin. Kaya nga hindi ko ini-open up dito. Alam mo yan, hindi ka tanga. Diba? Alam mo kung saan live ka pumunta. Alam mo naman, diba? Open mo kaming lahat. Wala akong pakahilam kahit ano, wala naman kami tinatago. Pwede mong sabihin? Ano naman yung sinasabi mo? Ano yung ini-imply mo? Ano yung ini-imply mo sa sinasabi mo na yan? Na? Open book kayo. Ano pa? Yun. Wala naman kami tinatago eh. Ano yung sinasabi mong ayaw mong i-disclose? Basta may mga... Oh, yan yung sinasabi ko sa iyo eh. Oh, ano gusto mo tingin na natin to? Mo tingin na natin to? Oh. Yeah. Ikaw, nasa'yo yan. Dapat magkasundo kayong... Tigilan natin, basta, kagaya sa amin, ni Mang Rene, ito. For example, si Mang Rene, hindi kami nag-aanuhan yan. Walang banggitan ng ano. Oh. Hindi, ano, Dance, ito naman suggestion ko lang sa inyo, no? Third party lang ako dito, I don't know the issue, ah. Ang suggestion ko lang, naglabasa na kayo pare-pares ng putik nyo, tapusin nyo na ngayon. Para sa susunod na live, kung sino man mag-live sa inyo, tapos na to. Kasi hindi naman ako nag-live, eh. Sumasama ako sa live. Ayun, oh sure, oh, that's a good thing too. Kasi para matapos, so kasi, you know, everybody have imperfection eh. Meron at merong sasabihin yung isa, hindi matatapos. Pero, at least kahit pa paano, itong issue na to, matapos na, ngayon pa lang, kung gusto nyo tapusin, para quits na, di ba? Nakaidensya. Ang sinasabi ko nga, sa kanya, kahit mag-usap-usap sila doon sa kung saan man kubol yun o kung saan man live yun, basta wag niya na lang babanggitin yung pangalan ko or wag na siya magpaparinig tapos ang usapan namin. Okay ba yun? Diba? Okay ba yun sa'yo? Doon naman kasi nagsimula yun. Okay. Okay sa akin. Okay sa kanya. O, Dance, ikaw. Ganun din. Oo, walang problema sa akin yun. Okay, kasi pag may narinig ulit ako, ha? Pag may narinig ulit ako, kahit konting parinig lang din, ha? Oh, sa akin, ha? Sa akin. Baka mamaya marinig mo sa mga commenter ko. Ako na naman anuhin mo. Hindi, sa akin din. Okay, yung mga kasabahan ko, hindi ko mapipigilan yan. Walang problema yun. Walang problema sa akin yun. Basta sa atin dalawa lang. Usapang lalaki. O, syempre. G ako dyan. O, kasunduan, ha? Wala nang parinigan. Makiti mo din ako. Walang... O, wala nang sasabihin, ha? Both parties, ha? Bakit kaakyat? Okay? Okay ba? Ako lang kasi ang punto ko ganito, pwede kayong magbalitaktakan, walang problema. Pero ayoko lang kasi, nawawala yung quality ng debate or argument kapag ka personal. Sana i-avoid natin yun kasi pare-pares tayong magagaling, eh. Meron kang punto, bien tumbling, meron din punto si Dance. Ang problema lang, mas nasasapawan yung personal na opinion versus sa argument. Yun lang naman ang akin. Kasi at the end of the day, pare-parehas kayong tama. Iba nga lang yung pananaw. Pero at the end, pare-parehas naman tayong Pilipino, pare-parehas tayong tao, may opinion tayo, di ba? Hindi, pwede naman tayong mag-agree to disagree. Yun lang ang akin. Sure. Okay, so quits na kayong dalawa. Okay na ba yan? For sure, okay, simula ngayon ha. Good.
Good. Then sa usapang okay. lalaki, pag may narinig lang talaga akong konti, may magsabi lang talaga sa akin na okay. nabanggit mo rin ako. Hindi naman talaga ako nanonood ng content mo eh. Talagang sinabihan lang talaga ako na may sinabi ka raw sa akin eh. Wala naman talaga akong pangalan sa channel mo eh. Hindi ko naman itatanggi yun kasi kinontent ka kita eh. Oh, diba? Okay. Ang point ko lang doon. Salamat. Okay ka tayo ah. Ang point ko nga lang, wala namang bawal siguro pag i-content. Hindi, wala. Pero nakikipagkasaran ako eh. Nahide mo ako eh. Den. Hindi nga ako nag... Den. Oh, okay nyo pala. Nyo. Nyo, sorry. Okay nyo. Na. Ah. Okay na. Okay. Sige. Okay na. Okay na. Okay, good. Baba na ako. Salamat. Okay, thank you. Sige, salamat. Okay, salamat. Okay. Hindi ko alam eh. Anyway. Si Renegade to eh. Ewan ko kung sinong Renegade to. Okay, good. Thank you, Ben. Salamat, Ben. Sige, salamat, Ben. Yun, tapos. Oo. Para may umakyat kanina. Wala na, umalis na rin. Umalis na rin yung umakyat? Hindi. RT, lahat tama, walang mali. Kasi, online asaran lang. Oo, hindi kasi, syempre, di ba, ang di ko lang kasi nagugustuhan, wala na sa issue. Nagiging personal na. Lumalabas na yung mga issue, pati yung pagiging, yung personal na pagiging PWD mo na dapat hindi na in-open up sa social media. Kasi it's something na para sa akin kasi malapit yun dahil meron akong kamag-anak na namatay because of it. I don't want to speak about it. Kaya hindi ko ma-withstand na pinag-uusapan yung PWD mo. Sana hindi na yung ma-open up. Yun lang naman. Respect lang. Diba? Tsaka wala na pong, wag na kayo magparinig. Yun naman ang pinag-usapan na. No? Sana wag na kayo magparinig kay Bien Tumbling. Hayaan nyo lang siya magsalita. Ganun din naman siya. Yun ang pinangako niya. Okay na po yun. Diba? Magkapatawaran na, Diyos Mar Joseph. Okay na. Oo. Oh. Hindi, basta sa akin, hindi ko na siya babanggitin. Magmula ngayong yeah. April 12, 2024. 2024. Okay, good. Hindi 2025, ayan ka na naman. Hindi, 20, nakaano naman eh. Naka-record naman to, ano ba kayo? Bumalik ka na sa issue. Below the best, nakasiyat ako. Kanina pa ako nag-aantay sa issue mo. Ano bang? Hindi, ito na nga. Hindi, ito na lang. Tatanungin lang kita. About, alam ko nakikinig ka naman kanina pa. Anong masasabi mo dito sa, or anong iyong views o iyong thoughts na ang lumalabas kasi, no, sa ibang tao na parang may isang factor doon sa pagkamatay ni Pepsi Canlog na talagang parang may, hindi naman sinasabing kasalanan o may kinalaman, pero dahilan. No, is parang isa siya sa naging dahilan kung bakit nag-result sa ganito pangyayari yung issue ni Pepsi Canlog. Well, para sa akin kasi, evidence-based ako, kuye. I cannot comment something na wala akong hawak na ebidensya. It's very evidence-based ako. So, I wanted to see documents, tsaka yung mga log, yung mga tawag. Yeah, totoo yan. Kasi lahat naman kasi puro opinion. Yeah, kasi kung mag-o-opinion lang tayo, bias lang yon. Manggagaling sa bias mo, pro ka ba kay Tulpo o antay ka kay Tulpo, dun magiging, magsisimula yung komento mo. Pero kung may hawak ang ebidensya, napakasarap pag-usapan. Kasi dun tayo magsisimula mag-debate ng arguments eh. Correct. Oo. Tama naman. Ayun, ganun. Airpods Gaming, ayun na ata. Ni MY mag-debate kami. Tsaka no, may kanya-kanya kasi tayong naratibo eh. Mm-hmm. Halimbawa, just sa kukunin natin na just sa video na 'yan, yung basihan na video na 'yan, may kanya-kanya tayong naratibo diyan eh. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, meron silang ibang version. Paano ako may ibang version din ako, 'di ba? Yeah. Oh, tapos inilabas ko dito sa channel ko, 'di ba? Tapos sasabihin nila sa akin, sinungaling ako. Kaya sabi ni Dadada, may evidence naman daw sa video. Ako, I understand yung evidence sa video. Pero sa totoo lang kasi, naniniwala ako na ang sa atin ay opinion lang. I would prefer na dalhin yan sa sesyon, sa Senado, para magkaroon ng konkretong opinion. Based on the evidences, based on the expert na naandoon at merong kinalaman doon sa proseso nung issue. Kesa tayo, nagbibigay lang tayo ng opinion sa quote-unquote evidence, pero wala naman tayong legal background or basis ng opinion natin. Hindi naman tayo legal, hindi naman tayo expert eh, sa issue na yan, sa totoo lang eh. Totoo. So yun, I prefer na matapos muna yung
yung session o magkaroon muna ng inquiry about dyan, saka tayo magbibigay ng opinion. Yun ang opinion ko, ha. Ewan ko lang kay Dadada. Pero hanggat wala, eh, yun nga lang, ang problema kasi, hindi natin mapiplease lahat. Totoo. I would say sa akin talagang... kasi, kunwari, involved si Senator Raffy Tulfo dyan, let's give Raffy Tulfo a benefit of a doubt. Kasi inquiry pa lang naman eh. Diba? Issue kasi talaga yan, correct. Yung petition na minamal ito yung sundalo. Well, ano daw? Issue kasi talaga yan. Ay, duwag si... Hindi. Tama namang issue yon. Pero kasi, ang point naman dito Dadada, hindi naman kasi, sa akin lang ah, hindi naman kasi magiging sundalo yan kung emotionally ano siya, parang madali siyang, alam mo yung madali siyang maasar, madali siyang mapikon, madali siyang maging emotional pag nasabihan lang ng ganito. Kung titingnan natin ah, ganun bang uri ng sundalo si PFC Canlog? Sino makakapagsabi? Wala, di ba? Iisa lang naman ang point dyan. Pagkabatas, hindi yan magigits. Yan. Kasi nga, mahina mag-isip. Yun lang. Ayun na naman, nagpaparinig sabi na naman kayo. Hilo, sa kabobohan ni Libs, sabi na to, pagkatapos niya ma-hide lahat ng nagtatanong ng mga ampalaya, sa kanya sasabihin bakit wala daw magko-comment na upos sa kanya. Yun lang. Nag-start yan sa petition Mikos issue na yung sinasabi mo, Dens. Eh, yun lang. No? Pero on the other hand, no, tama din naman si Sir Billy sa question niya. If ever magkaroon ng ano yan. Pero tingin ko kasi Sir Billy, hindi na yan pag... Hindi, ewan ko ah. Hindi na pag-aksaya ng panahon ng Senate yan. Let's see. Mas focus sila sa mga much bigger issues kasi. Yan. Kagaya nga nung sa ano, yun. Nakapokus sila sa mga parang talagang public interest, no? Yung hindi ko naman sinasabing hindi public interest 'yon. Mm-hmm. No, ang sa akin lang, mas nakapokus sila sa mas bigger issues sa bayan natin. Kagaya nga nang na-expose ni SRT yung ano about sa medical ang tawag doon, medical junket, o, 'di ba? Subjective yung sinasabi nila na may kasalanan si Tulfo sa pagkamatay ng sundalo. Totoo yan. Sabi kasi wala pang concrete evidence eh. At hindi pa naman nahatulan. Una-una, wala namang korte para magsabi talaga na siya talaga yung may kasalanan. So yun ang reason ko kung pati hindi ako makapag-comment. Kasi wala namang evidence-based na tayong pinag-uusapan eh. Puro kuro-kuro lang. Eh, una-una, yung kuro-kuro naman natin, we are not even an expert to even say anything. Opinion, oo. Pero konkretong ebidensya, para magbigay ka ng konkretong solusyon about sa issue, wala. Kasi hindi naman tayo expert for that same reason. Mm. Correct. Mahirap lang kasi minsan, kung titignan mo, magaling po muna ang karamihan, pero hindi naman sila yung nagtatrabaho. Yun yung pinaka napapansin. Depende kasi sa ano, Sir Billy. Depende rin sa intention, sa motive ng taong. Kasi kung talagang galing sa kabila, wala tayong may expect na sabihin na natin na medyo patas na ano, 'di ba? Na commentary sa kanila. Talagang based sa pabor nila 'yon. Yung mangyayaring comment nila. Kaya nga 'di ba sabi ko nung huli mong live ata 'yon, umakyat ako. Sabi ko, parang wala naman atang ginawa yung mama na mabuti, si SRT. Parang lahat na lang mali. Huminga siya, magsuot siya. 15 minutes pumunta siya na CR, mali din. May utang pa sa kay THC, di ba? 2 oras. Alam mo yun, parang... Oh. Sa totoo lang, okay naman na pag-uusapan. Pero nakakaawa to a point na para bagang, yes, kinokontent mo si SRT lahat ng maling ginagawa niya. Pero ang tanong ko, may tinama ba si SRT? Kahit isa? Di ba? May tama ba siya yung ginawa? Yun nga kasi depende sa motibo kasi nila. Yeah. 'Di ba? May sarili kasi silang ayoko sabihin pero may sarili silang agenda kasi. Yeah. Hello ulit. Yeah. Well, at the end of the day, sabi nga. Titigil lang ako sa pag-support kay SRT pag may absolute corruption eh. Sabi ni Hylos, titigil lang daw siya sa pag-support kay SRT kung may absolute corruption. And also I wanted to address everybody na nakikinig sa iyo ngayon or magre-replay nito.
ako naniniwala ko that everybody who's listening here, hindi naman panatiko ni SRT. Ako personally, hindi na ako supporter niya, no? Pero naniniwala ako na everybody listening here right now, hindi naman panatiko na kapag may ginawang mali si SRT, eh agad-agad, diba, gina-justify at hindi pinapaniwalaan. I really think that a lot of people here are mature enough na kung walang ebidensya, hindi naman pwede mag-judge. Kung may ebidensya, then, madaling mag-judge. Yun yung parang tingin ko. Tsaka hindi rin, correct, hindi rin tayo pwede mag-base doon sa sinasabi na lang ebidensya ko, no? Diba? Kasi at the end, kasi, tambay na hatulan yung totoong ebidensya para masabi mong concrete evidence. Sa korte. Yep. Sabi ni Adada, out of question kung bakit namatay si Canlog. Kahit si Attorney C, hindi isisisi, hindi sinisisi si Tulpo. Mm-hmm. Ang issue is yung pangmamaliit ni Tulpo sa sundalo. Ayan. Totoo din naman yan na nasabi nga ni SRT yan. Kaso ano, nga, ano ba sinabi? Hindi natin pwedeng... Ano ba sinabi? Okay. Yung ano, yung duwag. Okay, ano ba sinabi ni SRT? Na minaliit? Yung duwag, tapos parang nag-example siya na ano, parang... yung sa duwag niya, binigyan niya ng parang example na parang pagka daw lumaban sila, baka mamaya dahil sa mamasboy siya, eh siya yung unang-unang tumakbo sa mga tropa, bumalik or umatras. Si ano? Yung sundalo? Si Pepsi Camlog. Kasi nga, ang gustong i-elaborate ni ano doon, ni Senator Tulpo is, hindi naman porkit duwag, sinabi literally. Ang sinabi ni Senator Tulpo doon, duwags, para sa akin ha, opinion ko lang, duwag dahil sa, duwag sa responsibilidad na tinakbuhan niya or parang ayaw niyang panindigan yung responsibilidad niya sana sa magiging asawa niya. Yun. Although kasi, kaya nga ang sinasabi ko kanina, Sir Billy, hindi naman doon nag-base si Senator Tulpo. Nag-base si Senator Tulpo doon sa reklamo kasi nga may ebidensya. Ano yung mga ebidensya? Yeah, pero kasi may ito naman, sila. Ito ang punto ko dyan. May senumar. I think I understand your point. Kaso ang isang punto ko naman dyan, taliwas sa opinion mo, I really think that mali din naman yung ad hominem ni Senator Rapi Tulpo kasi hindi siya tumatayo yung broadcaster nung sinabi niya yun, tumatayo siyang senador. Yeah. I would understand it kung nasa RTIA siya. Hindi pa siya doon, hindi pa siya senador nang Sir Billy. Ah, okay. So hindi pa during those times hindi pa siya senador. Hindi, nung sinabi niya yun sa Senado sa officer, senador na ba siya, hindi pa? Hindi pa. Okay, bakit nauungkat ngayon? Dahil doon, parang timely kasi na halos sabay nung paglabas ng survey. Tsaka na-resurface itong video. Which was before. Before pa, hindi pa siya senador. 4 years ago. Hindi, okay. Senador na ba siya doon? Hindi. 4 years ago nga, broadcaster pa lang siya. Oh, di okay lang. Ano mo problema doon? So bakit nila kinoconnect sa ano, pagiging senador niya? Yun nga ang isa pang tanong. Akala ko kasi, sinabi niya ng ano, sorry po, wala akong masyadong alam. Akala ko, sa session niya sinabi, bilang senador. Eh kung 4 years na pala, in short, okay lang yun. Kasi broadcaster siya eh. Trabaho niya yun eh. Trabaho niyang magmaliit ng tao, lalo na pagka may mali. Nako, iba na naman ang magiging ano niyan. Yung sa sinabi mo. Ang magiging implikasyon niyan. Eh? Sa kabila. Sana maintindihan nila yung punto ko, pero ang tingin ko kasi, siyempre iba yung Tulpo na broadcaster versus sa Tulpo na senador. Siyempre, sa Tulpo na senador, ayan, sabi, meron siyang pinangahawakang opisina ng Senado eh. Pero pag broadcaster siya, broadcaster lang siya. Wala naman siya nire-represent sa taong bayan eh. Ayan, sinabi nga ni Awit kung yung nag-file ng petition, kinukundi na yung ginawa ni RT, dapat noon pa din, di ba, kung talagang concern at ayaw nila yung mga sinasabi ni SRT. Baka nga hindi pa sila retired nung time na yun. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga pumirma doon sa parang, ewan ko kung signature campaign ba yun, no? Is mga retired general. We need to correct din kasi si Tulpo, we need to accept. Tulpo needs improvement lalo na sa statesman na siya. Yeah.
siguro merong tama, agree din naman ako kay Dada na kailangan sigurong mag magbawas ni Senator Tulpo ng mga ad hominem, no? And other than that, okay naman yung mga performance niya. Pero kasi ang point lang dito, Dada, Senator siya, as gusto niya kasing talagang yung aggressive eh. Diba? Nga lang, pagka ganun kasi yung sistema ng kanyang pag-gogovern, ibig sabihin, pananalita. Is parang, oo, yung pananalita niya, mm-hmm. is parang talagang nagiging masama yung implied, no? Nagiging masama yung implication sa iba. In reality, mapapansin mo naman eh, kahit maganda yung aim ng isang politiko, pero mali yung execution, mas napapansin ng tao at karamihan ng tao yung execution o yung pananalita niya kaysa doon sa motibo o sa goal na gusto niyang ma-attain doon sa ginawa niya. Which is technically, yun talaga yun. That's the reality of it. So I would say kay SRT, kung gusto niya makuha ang simpatiya ng karamihan about dito sa issue na to, eh he needs to understand that may mga salitang pwede niyang gamitin kapag broadcaster siya, pero maraming salita ang hindi niya pwedeng gawin kapag kapag ngayon nasa Senado na siya. Yeah, oo. Pero kasi si Senator Tulpo pa rin makakaano niyan. Totoo naman. Ngayon, napag-uusapan lang, pero yun nga, para at least alam naman ng karamihan, ako personally, you know, I can disagree to Senator Rapi Tulfo. Hindi naman laging ina-agree ko yung ginagawa niya o sinasabi niya. Para sa lahat ng nakikinig. Diba? Oo. Ayan, sabi naman ni Kamla, let's not forget that SRT is just fighting for the right of the injured party. Yes. Kaya nga lagi ko din sinasabi na kaya naman tumawag si SRT doon kay PFC Canlog kasi gusto niya rin makuha yung panig ng tao nung sundalo si PFC Canlog. Kaya lang kasi ang nagiging problema nga sa sabihin natin sa mga bashers o sa mga ayaw kay SRT, kapag hindi kinausap ni SRT yung other party, sasabihin one-sided. Kapag kinausap naman, may problema din. Diba? So, walang mapupuntahan si SRT, diba? Kahit saan mo ilagay, may problema. Mm-hmm. Degrading sa isang professional na tao yon lang talaga foul my part, on my part. Kaso, ito rin ang isa kong gustong sabihin din kay SRT. Ito naman, personal ko lang, ano. Wala siyang choice eh. Uungkatin lahat eh. Dahil isa sa public opinion. I'm sorry to say, pero Senator Rapi Tulfo, wala tayong magagawa. Hindi kayo pwede maging balat sibuyas. Kahit ano iba to sa inyo, tanggapin nyo man o mag-react kayo, wala kayong choice kasi you hold the public service. So, lahat ng mata ng tao, nakatuon sa inyo. Either magustuhan nyo man yung opinion ng tao o hindi, I'm sorry to say, you're the Senate Senator of the Philippines. Correct. Correct naman, Sir Billy. Pero syempre, meron ding karapatan si SRT. Senator Tulpo has the right to file a complaint lalo na kapag hindi na criticism yung ginagawa. Yung meron ng mga malicious intent, no? Totoo din yun. Totoo din. Karapatan. Uy, may sinabi si K59, kuya. Yeah, ano sabi niya? Ang haba na kasi. Napunta na ako sa ano, hindi ko na nabasa. Pasensya na po, hindi ko na nabasa yung iba. Sa pinakadulo. Sir Billy, tanong ko lang, ano po opinion mo kung bakit kay SRT lang nila ginagawa yan? Bakit kay Duterte di nila sinubukan? Kasi mas maraming views, mas maraming kita. Kasi technically, YouTube is business. Wala namang masama dun eh, aminin natin. Diba? Oo. It's about the viewership. May demand eh. May views eh. May subscribers na nanonood eh. So, bakit hindi mo talunan yung ganong issue? Wala namang masama. Kasi, everybody naman, kapag ka nag-YouTube ka, you want people to listen to you. And yung secondary effect nun is kikita ka. Wala namang masama doon. Yun nga lang, kung tatanungin mo yung motibo, syempre iba-iba yan. Pero yung pinaka-outlying motive nila is to actually get more fame or popularity at ma-capture yung demand ng tao about this issue. Yeah.
Pero yung sinasabi naman nila na parang gusto pang magpakilala ng SRT o mga ganun-ganun, mga bla bla bla, hindi na kailangan eh. Kasi kilala na naman na si SRT, di ba? Yeah, well, hindi na kailangan yung sinasabi lang pag grandstanding, hindi na kailangan mag-grandstanding ni Senator Tulfo. Ang hindi magets kasi ng mga ayaw sa kanya, hindi niya ginagawa yun para magpa-grandstand. Ginagawa niya yun para anong tawag doon, Sir Billy? Idiin, no? Sa Senate, yung talagang yung pinaglalaban niya about sa mga naaargabyado din naman natin mga kababayan. Pero kuya, hindi mo kasi maalis eh. Hindi mo rin maalis na, as I said, publiko ang tumitingin sa'yo sa bawat kilos mo. Yes, wala sang choice. People can have different opinion. Pero ang tanong lang dyan kay SRT, magbabalit si Buyas ka ba o hindi mo pakikinggan yung mga sinasabi ng tao sa'yo? Kasi maniwala kayo sa hindi. Lahat tayo, aminado tayo. Sa 10 tamang ginawa natin, pagka isa doon nagkamali tayo, yung isa na yun lang ang pinagkaka-interesa natin pag-usapan. Correct. Totoo yan. Actually, ano eh, diba? itong issue nga na to eh, di ba? Ilang araw na nagsisirculate, siguro isang linggo. Mag-iisang linggo na nagsisirculate to sa ano. Sa... Kasi tingnan mo to kuya. Kuya din, sa isang halimbawa. Kunwari, okay. si SRT. Sa dami ng ginawa niyang maganda na sabihin na nating batas, in-author niya or co-author niya, sino nakakaalam kung ano-ano yun? Kukonti lang. Pero yung mali niyang ginawa, yung 2 oras na utang niya na sabi ni THC, yun ang naalala ng tao. Bakit? Kasi normal sa tao yun. Na hindi sila tumitingin ng kung ano advantage at benefit natin kay SRT. Ang nakikita lang yung mali niya. And sad part about this is that senator pa siya ng Pilipinas. Hindi naman siya senator ng ng TB5. Yes, sir. So, wala tayong magagawa doon. Ang importante lang ako, para sa akin, no? Importante lang dyan, magkaroon ka ng unbiased opinion sa ganitong bagay. Kasi at the end of the day, hindi naman perfect din si SRT. Meron din isang mali. Hindi, pero kasi ako, sorry to disagree, Sir Bilya. Okay, sa bagay, naunawaan kita kasi neutral ka eh. Pero kasi magiging biased talaga ako. Kasi nasa side ako ni Senator Rapi Tulfo. Pero it doesn't mean na lahat na lang pagka sumobra si Senator Rapi Tulfo. For example, nangurap si Senator Rapi Tulfo. Hindi. Siyempre, hindi ko ito tolerate yun. Ako mismo, isa sa magkikritisize sa kanya. Well then, diba? Sabol, ito lang masasabi ko sa'yo. You will be judged when that time comes. Hanggang hindi pa nangyayari, we don't even know if that's gonna happen. Kasi wala naman nakakaalam ng, wala naman nag-o-audit sa kanya. Hindi, kasi Sir Billy, ako, I know my stand eh. Bilang vlogger, bilang tao. Alam ko yung stand ko eh. Kagaya ng pagtindig ko kay Yorme, Isko Moreno. Yeah. Ganon din yung ginagawa ko ngayon dito kay SRT. Yeah, yeah. Well, that's good. Basta sa akin lang, opinion ko lang dyan, is that nobody's perfect, even SRT. Yeah. Marami siya siguro nakakalimutan, nakakaligtaan na gawin. Pero, ang punto ko lang at the end of the day, sa social media kasi, ang pinupuntirian ng tao about kay SRT, yung mali niya. Kahit 10 yung tamang ginawa niya, yung isa lang na nagkamali siya o nakaligtaan niya, yun lang yung pinag-uusapan. At ang masakit doon is that parang lumalagay na parang wala siyang ginawa. Even if ang dami niya nang ginawa, pero lumalagay wala siyang ginawa. So, malungkot lang isipin kasi ang society natin ngayon, kailangan may bias ka, no? At dapat laging against ka sa issue. Laging dapat, kumbaga sa issue, pinadapa mo na si SRT, pinaluhod mo pa, sinedsad mo pa para mas masaya. Di ba? Habang minumura mo, habang minamaliit mo, habang tinatapak-tapakan mo si SRT, nakaluhod na, nakadapa na sa lupa, araw-araw nyo pang pag-uusapan. Pero question is anybody perfect? Kahit isang senador ba, you can say na lahat ng ginawa nila perfect? Di ba? Wala bang ginawa yung mama na kahit isang tama? Kahit isang tama lang. Ha? Natatawa nga ako pati oras, di ba? Ino-open up nila na kulang. Hindi, yun nga yung pinaglalaban din namin, yung tinututulan namin. O
against kami doon sa nag-knockout daw ng oras. Actually, di ba pinagtawanan nga natin? Kasi parang, paano mo mag-gauge? So, paano ang solution doon? Ibabayad niya yung utang niya? Di ba? Kasi di ba bilang mamamayan, isipin mo, binabayaran mo yung senador para magtrabaho. O, di may problema. Ano, solution? Paano natin, paano babayaran ni Senator Rapi Tulpo yung dalawang oras? Per minuto, per segundo. Di ba? Kaya pinagtatawa na natin. Kaya natatawa din ako eh. Sa argumento nila eh. Ayan. Pero anyways, at the end of the day, hindi naman natin mapiplease lahat. Ako, especially, ang kaya ko lang gawin is it depends si Senator Rapi Tulpo sa hanggang sa kaya ko at alam kong tama yung ipinaglalaban o adhikain din ni Senator Tulpo. Other than that, so sabi ko nga, hindi natin mapiplease ang lahat. Winchester, awit, yeah. SRT convicted din. Also, diba? And also, panawagan lang naman ho, sa kahit sinong grupo o kubol kayo nandoon, kalma lang. Hindi naman lahat laging nadadaan sa murahan, sa awayan, di ba? Sa personalan. Kaya kanina parang naiinis ako, nabubuisit ako kasi wala naman akong alam sa issue. Tuloy parang, ano ba, pinag-uusapan ito. Nakakawalang nakakasira ng quality ng podcast. Diba? Sana maintindihan niyo yun. Kasi normal lamang kasi yung servili na totoo. Hindi kayo magkaintindihan talaga. Oh, totoo yun. Pero I would say, ako panawagan ko lang, kahit sino naman na umakit dito sa channel ni Dens, I get it. Siguro galit kayo kay Dens. I understand it. Pero respect the platform. Respetuhin nyo din yung host. Kasi siyempre at the end of the day, may isyong pinag-uusapan. Stick muna sa issue. Kung may personal tayong issue, tanggalin natin sa live, kausapin natin ng diretso yung taong involved. Huwag natin sirain yung quality ng live. Kasi tulad ko, hindi na wala akong pakialam sa personal ng mga issue nyo. Ang gusto ko lang yung issue mismo kay SRT na pinag-uusapan nyo lang. So sana maintindihan nyo po yun. No? Pagpasensya na kung may nasasabi kami na pagkikwentuhan na hindi okay sa inyong lahat, pero you know, open mind. Huwag na natin personalin. Yeah. Okay, yun lang naman. Actually, hindi ko na rin tatapusin tong kay Madam Alona. Kasi wala eh. Na-derailed talaga eh. Na-derailed yung topic natin. Pero okay lang, guys. No? O, basta next time na lang. Yan. Next time na lang sana. Basta, hindi. Tanda ko naman, Sir Billy, April 12, 2024. Yun lang, wala na ako sasabihin. Okay, alright. Siyempre, maraming salamat, especially guys ha, maraming salamat sa inyo. Sir Billy, last word. Ano lang, sana po, okay lang na magkaroon tayo ng diskusyon. Sana lang topic-based lang muna po. Kung may personal, dali natin off-cam. Mas maganda po yun. Kasi at the end of the day, tulad ko, I go in the issue eh. Yun lang naman ho akin eh. I don't care kung sino involved. Pero yung vlogger to vlogger na issue, wag na po natin open up. Just for the sake of the people listening, sa mga bagong subscriber. Diba no? Sa mga bagong subscriber na wala namang alam sa mga personal issue ninyo, vendetta. Magtataka kasi din sila. Ano pinag-usapan ito dalawang to? Diba? Yeah. Ayun na lang. Magugulat din kasi. Respetuhan na lang po. Kung may nasabing masakit, masama, pasensya na. Di hanap kayo ng way para mapag-usapan nyo na kayo na lang. Wag na po natin idama yung live stream ng isang tao kasi kawawa naman po yung ibang listener. Yun lang naman sa akin. Ayun lang po. Thank you. Balik na ako sa work. Okay, thank you, Sir Billy. Ayan. So guys, pasensya na. Medyo kinuha ko na naman yung oras nyo, ng yung dalawang oras nyo. And ayan, maraming salamat ulit, no, mga ka-able, mga ka-ampalaya, sa always na support sa munting channel ni Densable TV. And yan, good night sa inyo at ingat kayong lahat. God bless. God bless. Supermouth, hello sa iyo. Marami